Napakabastos po nitong si Apollo Quiboloy. Siya lamang po ang natatanging tao o Pilipino na ganito po ang ginawa sa ating Senado. 24 kayong mga senador. Wala ba kayong aksyon na gagawin dito? Anyway, meron siyempre si Senator Risa Ontiveros at saka ang ating butihing senador na si JB Ejercito. Siya po ay nananawagan na rin dito kay Apollo Quiboloy na harapin na lamang ito pong mga kinakaharap niyang problema at ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero the rest ay tahimik lamang. Anyway, nakalimutan ko rin, in fairness naman dito kay Rapi Tulpo saka kay Grace po, hindi rin po sila pumirma doon po sa panawagan nitong si Robin Padilla na pigilan ang pag-cite in contempt dito po kay Apollo Quiboloy. Pero babalik po tayo dito sa kabastusan nitong si Apollo Quiboloy. Yung nakikita po ninyo sa screen, ito po yung 17 conditions set forth by Apollo Quiboloy in order for him to appear dyan po sa Senate of the Philippines. At lahat po ng mga sinabi niya po rito, as we have discussed earlier in our live streaming, ay puro po pang-iinsulto at kabastusan sa Senado. Kaya I agree with the remarks of Yayam Dizon. Please follow Yayam Dizon, mga tol. Ito po yung kanyang komento. Pero I suggest, Sir Yayam Dizon, next time, pagka mag-share po kayo ng mga ganitong photo, wag na po yung mismong page. I hope, hindi ko po kayo ma-offend, ha? Nagiging constructive lang po ako dito. Wag po yung mismong page ng kalaban po natin sa pagmamahal at pagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos kasi bastos po itong Boss Dada TV na ito. The moment kasi na mag-share po tayo ng kanilang page, mag-like po tayo, mag-engage tayo sa madaling salita sa kanilang mga page, natutulungan po natin yung kanilang engagement at para na rin natin natulungan yung panghahamak at panglalait nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay pakiusap lamang. At alam ko naman, very constructive thinker ito pong si Yayam Dizon at hopefully, i-screenshot nyo na lamang po tapos i-post po ninyo with the screenshot, not necessarily the sharing the page of this walang mga kwentang vlogger. Sabi po dito nitong si Yayam Dizon, the dignity and integrity of the Senate is being tested with these conditions of Pastor Apollo Quiboloy. Ano-ano po ba yung mga conditions na yan? Ito po, for the purpose of information, hindi ko na po babasahin, papakita ko na lamang po sa screen. First condition, second condition, okay, nawala. Balik tayo rito. Nawala eh. Okay? First condition, second condition, third condition, fourth condition, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, balik natin sa eighth, yan, eighth, nine, ten, 11, 12, 13, 14, kasi diniscuss na po natin kanina to kaya hindi ko na po ulitin. 15, 16, 17. Lahat po ng mga conditions na yan na binanggit nitong si Apollo Quiboloy ay hayagan po iyang pambabastos sa Senado. Kine-question po nito ang integridad at dignidad ng Senado. Kaya sa mga senador, yung 24 na senador, mag-isip-isip po kayo. Harap-harapan pong binabastos nitong si Apollo Quiboloy ang institusyon na inyong kinabibilangan. Yet, may mga ilan po sa inyo na hayagan pong kumakampi dito kay Quiboloy. First time, sabi ni Yayam Dizon, that an invited witness who is being investigated for complaints against him is the one setting conditions for his appearance. 17 kondisyones? Para lamang ikaw ay dumalo. Wala ba kayong magagawa dyan, mga senador? But I am not surprised with the present quality of senators we have right now. O, tingnan nyo. Ito ay coming from an intellect, ha? Na si Yayam Dizon. O, napagsasabihan tuloy kayo na hindi siya nasusurpresa dahil meron tayong mga uri ng senador na katulad ninyo. Hindi ko nila lahat,
pero nakatulad ng ilan sa inyo. They brought it upon themselves to be disrespected and mocked because of the way they are acting and making decisions. Napakaraming pagkakataon na po nating na-witness yan sa Senado. And that's why nagkakaroon ng comparison sa pagitan po ng dalawang houses. Sinasabi ng majority of netizen ngayon, mas magagaling ang mga kongresista kumpara dito sa mga senador. And parang mag-a-agree ako sa kanila. Kasi yun ang nakikita namin eh. O katulad ditong si Senator Robin Padilla, akalain mo, magsasalita, magpapa-press conference, sabi nga ni Attorney Claire Castro, eh dapat bago ka humarap sa press conference, basahin mo muna yung facts. Alamin muna kung ano ang facts. Hindi yung magsasalita ka doon, tapos, kumbaga, tirang bahala. Ngayon, pagka naku-corner ka, babalikan mo yung nagtatanong sa'yo na wag naman ganon. Akala ko magkakampi tayo. Walang ganon, di ba? Si Senator Robin Padilla. Kasi tinanong siya, kinakampihan mo po ba si Apollo Quiboloy? Parang na-open si Robin Padilla doon sa tanong. Sabi niya, hindi daw. Paano mo masasabing hindi mo kinakampihan Senator Robin Padilla? Kung ikaw mismo, ipinakita mo sa ikalawang hearing ang pagsasabi mo ng napakabait nitong si Apollo Quiboloy, in contrast, sa pagsasabi mo na yan na mabait si Apollo Quiboloy, sinabihan mo ang mga resource person na sila'y hindi nag-aalis ng kanilang face mask at parang sinasabi mo sa kanila na sila'y mga duwag kasi nagtatago sila sa kanilang identity. Kung sa paniniwala mo, kasinungalingan ang sinasabi ng mga resource person, dahil sa paniniwala mo, mabait sa iyo si Apollo Quiboloy, dapat kinurose-examine mo sila. Pero instead na magtanong ka, nagbigay ka lamang ng statement at ipinangalandakan sa harapan ng publiko kung paano ka paano mo nakikilala si Apollo Quiboloy bilang isang mabait na tao at hindi ka hininga ng pera o anuman. Dapat ang ginawa mo doon, instead na nagsiselfone ka, pinakinggan mo yung mga resource person. At sa pamamagitan ng kanilang mga statements, tinanong mo sila kung yun ba ay makatotohanan o hindi. Kasi kung ako nakaupo doon, ang bawat detalyeng sasabihin ng mga resource person na ito, iko-cross-examine ko para sa sarili ko malaman ko kung sila ba ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Sa ikatlong hearing, umupo ka na naman. Pero ano ang ginawa mo? Nakinig ka ba? Hindi din. Hindi mo pinakinggan ang mga sinasabi ng resource person. Upon ruling of then chairperson itong si Senator Risa Ontiveros para sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na i-contempt itong si Apollo Quiboloy, immediately nag-tutol ka rito. Nag-break pa nga kayo, suspended for a while, tapos pagbalik mo, binigyan ka ng pagkakataon na magsalita. At ganun na nga ang sinabi mo. Sinasabi mo pa na meron ka rin karapatan na magsalita at tinututulan mo ang naging desisyon ng ating chairperson diyan sa committee na nag-iimbestiga dito kay Apollo Quiboloy. Walang problema doon. Parte yon ng rules. Pero, hindi maikakaila, Senator Robin Padilla, na ang pagtutol mo ay katumbas ng pagkampi mo kay Apollo Quiboloy. Kahit anong sabihin mo na yan ay hindi mo kinakampihan, ang minumutawi ng mga labi mo ay hindi makapagkakaila na kinakampihan mo si Apollo Quiboloy. In fact, sa iyong mga labi din mismo na nanggaling na ikaw ay pinapahiram ng helicopter nitong si Apollo Quiboloy, sa iyong mga labi na nanggaling na ikaw ay binigyan ng airtime ni Apollo Quiboloy sa SMNI, yon ay utang na loob mong tinatanaw kay Apollo Quiboloy. Kaya wag na tayong magbulahan, Senator Robin Padilla. Clear as crystal yung pagkampi mo dito kay Apollo Quiboloy. Tuloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Yayam Dizon. Sabi niya pa, if the Senate will not make a strong move against this requirement of Pastor Quiboloy to appear, it will set a bad precedent that future witnesses in future hearings will use to evade appearing in Senate investigations. Ganito
ang ginawa ninyo, Senator Robin Padilla diyan sa Senado. Hindi magandang halimbawa po ito. Ano na lang yan? Sa mga susunod na pagkakataon, sasabihin na lamang po ng mga resource person, hindi ako dadalo dyan sa Senado. Kasi nagawa naman nitong si Apollo Quiboloy na hindi dumalo, kaya kung nagawa niya, gagawin ko na rin. Eh parang wala na kayong kapangyarihan yan, mga senador. Huwag niyong hayaan na bastusin ng isang tao na nagngangalang Apollo Quiboloy ang inyong institusyon na kinabibilangan. Let's thank the magnificently stoop Robin Padilla. Ito, sarcastic statement po ito, ha. And those who signed his motion to deny the contempt citation of Committee Chair Riza Ontiveros for this. They just made the Senate of the Philippines the laughing stock of the world and for putting it at the lowest ebb of credibility and stature. Sarcastic statement from an intellect man, Yayam Dison. Sana mabago nyo pa yung imahe na yan sa publiko, mga senador. Senator JB Ercito, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo po'y nanindigan sa kabila ng hindi naman maikakaila na magandang trato din sa inyo nitong si Apollo Quiboloy. Pero after all, you are public servant. You must serve. You shall serve the public and not the interest of an individual. Ngayon, pumunta po tayo dito po sa naging latest statement nitong si Apollo Quiboloy. Diyan po sa meron pala silang rallying isinasagawa sa Manila kasi hindi po natin ramdam eh. Pakinggan po natin ang mga kasinungalingan muli dito nitong si Apollo Quiboloy. Ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating Pangulong, former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro, lalo na nung nagtanong si Ka-Eric matungkol sa... Kasinungalingan po ito. Modus po nila yung buksan ang libro. Kasi umiingay na ang issue sa confidential funds nitong si Sara Duterte. Nauna ang issue ng confidential funds before they open the books. Saka yung open the books niya, kalokohan yan. Under Article 16, Section 2 of the 1987 Constitution, I hope tama ang sinasabi ko. Balikan nga natin ito. Sabi po dito sa ating konstitusyon, Article 16, hanapin natin yon. Okay? Oy, mali nga ako. Balik po tayo rito. Saan ko ba nabasa yon? Dito tayo, Article 9, Constitutional Commissions. Diba? Sa paragraph... Dito tayo. Pasensya na kayo kung nag-fail yung memory ko, ha. At mahirap pagka hindi na po nagtuturo eh. Sa paragraph D, ito po yung powers ng Commission on Audit. And they have the authority to audit all government agencies and instrumentalities to include the House of Representatives. Kaya bakit kayo magtatanong, open the book? Puntahan nyo na lang yung Commission on Audit sa kanilang website at doon nyo na makikita kung paano po ginagasta ng ating Kongreso ang budget po nila. At sa same constitution po na yan, mababasa nyo rin po sa Article 6, Section, ano section ba yun? Ha? O whatever it is, nakakalimutan ko na eh. Pero sinasabi po dito, sa section, kung anong section, ialalahanin ko na lang sa isip ko, sinasabi po dyan na ang Commission on Audit ay dapat i-audit ang legislative branch ng ating gobyerno. Ha? Ganun lang po yun. Kaya yung sinasabing open the book nitong si Apollo Quiboloy, wala po yung basihan. Now, babalik po tayo. Bakit sila nag-raise ng open the book? Para i-divert po ang issue. Kasi ang issue that time
ay ang confidential funds na ikinagulat po ng lahat, 125 million pesos. Ano ang ginawa sa 125 million pesos? In just 11 days, initially, akala natin 19 days lamang. Pero mas nagulat tayo nang sabihin itong si Representative Estela Kimbo na hindi pala 19 days lamang ginasta ang 125 million pesos confidential funds, kung hindi 11 days lamang. Umugong sa publiko ang issue at nanawagan ng transparency ang publiko dito kay Vice President Sara Duterte, kasi Office of the Vice President ang gumasta ng 125 million pesos. At dahil doon, siyempre mayroong public pressure. Yung public pressure na yan, ramdam na ramdam yan ng House of Representatives. Kaya nga po sila representative. Nire-representa nila ang taong bayan. At ang taong bayan nagtatanong. Hindi maipaliwanag ngayon ng Office of the Vice President. Kaya naman, nagkaroon na ng pagdududa. Tapos nangihingi ulit ng confidential funds ang OBP at saka DepEd na initially na ibigay for 2023. Pero yung inihingi that time ay for 2024. Ano ang ginawa ngayon ng Kongreso? Ginawa nila kung ano ang tama at panawagan ng publiko. Huwag bigyan ng confidential funds ang mga agency na civilian ang in-nature. At ito ay kanilang itinransfer doon sa mga agency na talagang nangangailangan. Ang mga agency, hindi naman siningle out ang DepEd at OBP. In fact, kasama po sa tinanggalan ng confidential fund ang Department of Information and Communication Technology, ang Department of Foreign Affairs, at saka ang Department of Agriculture na noon ay pinamumunuan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inilipat ito sa mga ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, Department of Transportation, at saka ang National Intelligence Coordinating Agency. More than a billion pesos were transferred, the confidential funds were transferred from that agency's departments doon sa tatlong binanggit po natin a while ago. Ganun po yung nangyari doon. Tapos ngayon, hindi nila matanggap na tinanggalan ng confidential funds ito pong si OBP at saka DepEd na pinamumunuan itong si Sara Duterte Carpio. Kaya ngayon, para mas ilihis nila ang issue, nag-open the book sila. In fact, ang nangunguna dyan dati sa open the book, hindi naman si Rodrigo Duterte, si Alan Troy Sasot, Rogando Sasot. Yun po ang pangunanguna sa kaiba pang mga DD Sheets vloggers. Nakisawsaw na lamang itong si Rodrigo Duterte. Dahil nga po, nasasaktan din siya. Kaya naman, doon sa mga sinasabi niya, to the extent na siya po ay nagbanta sa isang kongresista, at pati ang paghihikayat niya sa publiko na magalit sa kasalukuyang leadership ng House of Representatives. Pinersonal niya yung trabaho ng mga representante natin diyan po sa Kongreso dahil lamang yung kanyang anak nasasaktan dahil tinanggalan ng confidential funds. Yun po ang katotohanan diyan, mga tol. Travel funds ng mga kongresista. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Yon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI. Oh, hindi rin totoo yan. Ang SMNI, maraming paglabag sa batas, di umano. Hindi kayo magigipit kung hindi kayo lumabag sa batas, di umano. Pero ano ang ginagawa ninyo? Ginagamit ninyo ang so-called press freedom para palabasin sa harapan ng publiko na kayo'y ginigipit. Pero kung iisa-isahin natin, ang daming pagkakataon na ginamit ninyo ang inyong kumpanya, ang inyong news agency para po manyurak, siraan ang reputasyon ng ibang tao. Ginamit ninyo for so many times na i-red tag ang iba't ibang individual sa inyong mga programa. Ginamit ninyo in particular sa programa nitong si Eric Celis at saka Lorraine Badoy na lapastanganin ang reputasyon ng House of Representatives at magpakalat ng statement
na in particular noong 2023, without evidence, gumasta daw po itong House of Representatives ng almost 2 billion pesos. But in fact, ayon po sa audit ng ating Commission on Audit at report ng ating Secretary General diyan po sa House of Representatives, almost more or less 35 million pesos total of travel expenses ang nagamit lamang ng kabuuan po ng mga representante diyan po sa House of Representatives. At maling-mali din yung sinasabi ninyo laban kay Speaker Martin Romualdez dahil nasa 3 million pesos mahigit lamang ang kanyang nagasta as travel expenses for the whole 2023. Yon ay blatant lies na ipinakalat nitong si Jeffrey Celis. At sasabihin ninyo, wala kayong paglabag, ginigipit lamang kayo. Mali po yon. Ang kasinungalingan ay hindi po dapat natatakpan ng tinatawag ninyong press freedom. Kapag ka mali, mali. Hindi pa pwedeng magkublig ang inyong mga kasinungalingan sa tinatawag ninyong kalayaan sa pamamahayag. Tapos ginipit ang dalawa nating angkor na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo na, wala nang hinto ang hearing doon sa Senado. Eh, alam nga namang ano ang gagawin. Kaya nga nag-hearing para malaman ang katotohanan. Di ba? Pero pilit niyong ikinukubli ang katotohanan na yan. Unang-una, ikaw, Apollo Quiboloy, hindi ka dumadalo. Sino ka ba para hindi dumalo sa Senado o sa Kongreso? By the way, bukas ang schedule po ng pagpapatawag by supuena ad testificandum ng Kongreso dito kay Apollo Quiboloy. Kaya abangan din po natin yan kung siya po ay hindi dadalo. Kasi ang katuwiran itong si Robin Padilla, hindi daw dapat dumalo itong si Apollo Quiboloy kasi relihiyon ang pinag-uusapan. E paano ngayon dito sa Kongreso? Hindi relihiyon ang pinag-uusapan dyan. Ang di umano yung paglabag sa franchise law, yung Republic Act 11422 ng SMNI. O, tingnan natin kung ito bang si Apollo Quiboloy ay hindi rin dadalo at muli niya rin babastusin ito pong Kongreso. Kasi binastos niya ang Senado, yet yung mga walang kwentang senador na tumututol sa pag-cite in contempt sa kanya, eh parang wala lang ginagawa, ayaw na okay lang sa kanilang bastusin ang institusyon na kanilang kinabibilangan. Pero dito, sa Kongreso, tingnan po natin kung ano ang magagawa ng mga kongresista, ng mga magagaling sa pambabastos na maaaring gawin itong si Apollo Quiboloy. Doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang yung People's Initiative. Patalon-talo ng issue, di ba? Oy, Apollo Quiboloy, halatang nililin lang mo ang iyong mga makikinig. Eh. Yung sinasabi mong People's Initiative, pumutok yan before the end of the year 2023. And nasa heights po ang People's Initiative for the month of January 2024. The initial hearing conducted in order for this congressman to know kung ano yung mga di umano'y paglabag sa batas ng prank ng SMNI ay nangyari first noong November 30. I hope my memory serves me right. November 30, ang kauna-unahang hearing sa Kongreso kung saan dininig yung mga problema ng SMNI. Bakit mo ngayon sasabihin na dinadivert ng mga hearing na yan ang issue dahil merong People's Initiative? Eh wala pang People's Initiative that time. Ang People's Initiative, mga fourth week of December yan. At for the month of January, talagang dyan umugong yan. At ngayon, wala na ang People's Initiative. Kaya tapos na yon. Ano pa pinaglalaban ninyo? Di ba? Tuloy tayo rito mga tol. Ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil. At ibalik natin ang isyo ng pera ng taong bayan. Tama. I agree. Ibalik natin ang issue, ang pera ng taong bayan at isa sa mga hindi maipaliwanag hanggang sa kasalukuyan, ang issue na ito. Na sa panahon nitong si Rodrigo Duterte, kasi lungalingan talaga yung kanyang mga sinasabi. Bakit po natin binanggit yan?
Kasi kung babalikan po ninyo ang mga pahayag nitong si Rodrigo Duterte nang siya po ay pangulo, ito po oh, pakinggan po ninyo kung sino kung paano niya sinasabi sa harapan ng publiko na huwag unahin ang Dabao. Kasi Marx maraming dapat unahin pero hindi pala ganoon ang nangyari. Oh, baka sabihin niyo fake news tayo. Pakinggan niyo muna ito, mga tol. Sinabi ko talaga sa kanila, unahin ninyo yung ibang lugar, ipahuli ninyo ang Davao, kasi tagarian ako. Sabihin nila, siyempre si Duterte, Davao, taga-Davao, unahin niya ang Davao. That would be the natural consequence of the flow of reason, of unreasoned people. So ang ginawa ko, sabi ko, unahin ninyo, pinakahuli ang Davao. Oh, sabi niya. So ang Davao. Siya po ang nagsabi niyan, pinakahuli daw ang Davao. Pero maniniwala ba kayo? Eh yung kanyang anak dyan sa 1st District of City of Davao, eh sa panahon ng kanyang panunungkulan from 2020, 2022, 2021, and 2022, magkano ang nakuhang pondo mula po sa budget ng Pilipinas? 51 billion pesos. Muli po natin panoorin ang vlog na ito ni Kristan. 51 billion pesos. Sus. Yan ang binigay sa anak ni Duterte, na si Paolo Duterte, nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paolo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niyo kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the holy land. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At nung 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPWH. Na kinonfirm ng DPWH ha, na nakuha nga niya itong perang to. Ang tanong, anong klaseng proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department, not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that... Okay. Yan lang naman ang kailangan natin malaman dito eh. Ha? 51 billion pesos. Ito po. Tapos sasabihin ni Rodrigo Duterte, unahin ang ibang lugar. Ito. Ano pahayag niya rito, mga tol? Yung ibang lugar, ipahuli ninyo ang Davao. Sinungaling, ipahuli ang Davao. Pero 51 billion pesos. Sobra-sobra. The relative budget of congressman pagdating sa mga infrastructure is around 500 million pesos to 4 billion pesos. At kapag ka ikaw nakakuha ka ng 3 billion pesos, maituturing ka ng sacred cow. How much more? Ito yung si Paolo Duterte na 13 billion, 25 billion, 13 billion for the year 2020, 2021, 2022. Kaya kalokohan po yung sinasabi nila. At sinungaling po, malaking kasinungalingan po ang sinasabi dito nitong si Apollo Quiboloy diyan po sa kanyang statement na naman kahapon. Ano ang pinagmulan ng
sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang... Ngek, kayo talagang mga didishits kayo. Balikan lang natin. Parehas nang lumipas ang anibersaryo ng kamatayan ni Percy Lapid at saka ni Governor Ruel de Gamo, to include also the other 9 individuals on the so-called Pamplona Massacre, at kasama na rin yung isang persons deprived of liberty na si June Villamor. Yet, yung mga akusado na ipinagtatanggol ng mga didishits ay at large pa rin hanggang sa ngayon. Si Gerald Bantag at saka itong si Arnul Putebes. Ngayon, ikiklaim nyo na walang hustisya? Aba, kung wala mang hustisya nakakamit dito, yung mga biktima ng krimen, di umano. At ikaw ngayon, Apollo Quiboloy, seryoso ang akusasyon sa iyo. At hindi lamang yan sa Estados Unidos. Tinulugan ng Duterte administration ang reklamo laban sa iyo. At ngayong panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung nararapat na gawin ng Department of Justice ay kanila pong ginagawa sa kasalukuyan. Tapos sasabihin mo, walang hustisya, walang katarungan. Anak ka ng teteng na yan. Anyway, kung nagpapakilala itong si Apollo Quiboloy bilang sugo ng Diyos or appointed son of God, napapaniwalaan nyo kayong mga miyembro, hindi rin tayo magtataka na ito pong claim niya na siya po ay inaagrabyado, mapapaniwala niya rin yung kanyang mga tagasunod. Ganun lang naman yan eh. Kapag ka merong nanluloko, merong magpapaloko. O baligtarin rin natin sabihin, kapag ka merong mangluloko o merong nagpapaloko, meron talagang nanluloko. Ganun po diyan sa kanila. Hayagan nanluloko itong si Apollo Quiboloy sa kanyang mga sinasabi na siya ay appointed son of God. Walang ganun. Walang appointed son of God. Ano? Pero kung yun ang pinaniniwalaan nila, wala tayong magagawa dyan. Pero siguro naman, napaka-basic niyan para sabihin na maliwanag na ang kanyang mga sinasabi, lalong-lalo na sa kasalukuyan laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay puro panluloko at panghihikayat lamang na magalit ang tao sa ating Pangulo na hindi mangyayari sa kasalukuyan. Ang mga didishits, iilan na lamang yan. Hindi po sila ganun karami. Maiingay lamang po sila. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.